Hello, good morning nga naman guys. Nandito naman tayo sa aking channel. Meron akong isi-share na naman sa inyo guys tungkol sa trabaho. Karamihan sa atin na i-inquitro na itong problema na to. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung problema na dapat natin susolusyonan ngayon. So, ito nga guys, papakita ko na sa inyo. So yun nga guys, yung sinasabi kong problema na kailangan nating solusyonan ngayon dahil ito nga, pinagtatanggal yung binil. Eh, pangit naman tignan kung ganyan lang ang kalabasan. Hindi natin natatanggal yan guys ng basta-basta. So, kahit gamitan natin ang pangsudsudo yung scrapper, eh hindi basta-basta natatanggal yan dahil ito ay vinyl adhesive o kaya yung carpet adhesive. So ipapakita. Ito ay yung parang goma, rugby sa atin, dyan sa Pilipinas. Hindi basta-basta ito natatanggal. So isishare ko sa inyo guys kung ano yung ginagamit namin na pangtanggal dito na napakadali lang. So ito yung guys yung ginagamit natin na pangtanggal. So makikita ninyo yung pangalan ito. Paint remover ang pangalan ng kuwan na ito. Marami dyan sa Pilipinas. Merong isang galon na ganito, meron ding maliit. So ito yung madaling pangtanggal sa mga ganyang problema. Pero guys, bago natin gamitin to o bago natin i-apply ito, kailangan natin gumamit ng pang personal protective natin dahil ito ay mainit at iba yung amoy, parang mas matindi pa sa rugby, nakakahilo. So kailangan natin ng face mask at saka kailangan din natin ng scrubber. Ito yung scrubber. Kailangan din natin ng ito, paintbrush. So ito guys, kailangan din natin itong paintbrush na to para pang-apply. So at saka pinaka-importante sa lahat kailangan natin ng ito guys, gloves. Yung kahit laundry gloves o yung surgical gloves, yung pang-opera gloves gamit ng mga doktor o kaya mga nurse, pwede yun. At kahit yung plastic gloves. Basta mayroong protection yung kamay natin dahil pagka napunta sa ating balat, ito ay nagkakairita. Medyo maingit ang pakiramdam at medyo makatikati. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano ito gamitin at gawin ng napakasimple. So tignan na natin guys. So ganito yung bag guys. Ibubuhos lang natin to. Dito sa kwan, makikita niyo yung binubuhos ko. Konti-konti lang, hindi gaano marami. At saka ito yung gamit na paintbrush. Ito yung pang-pan natin, pangkalat natin sa rubber o yung sa vinyl adhesive o kaya carpet adhesive. Pwedeng gamitin ito guys sa mga kahit sa simento kung saan nakadikit yung nasaan yung gusto ninyong tanggalin. Sa simento, sa tiles, kahit sa tabla, pwedeng gamitin ito para tanggalin yung nakadikit na pandikit sa mga vinil natin o sa mga carpet. So ikakalat lang natin itong ganito. Tapos pag nakalat na ng ganyan, hintay lang tayo ng isa o dalawang minuto, gamitin na natin ng scrapper. Kita po sa inyo guys yung kung paano ito sudsudin gamit ang scrapper. So ito nga guys yung kan, yung in-applyan natin kanina. So susudsudin natin. Napakadali. Tignan ninyo. Sisil lang. Makikita ninyo tanggal.
dito expert si Arfan, yung partner ko. Si Pakistan. So yan. Nain nyo, dali lang. Siyempre guys, pagka na kuha na natin, nasudsud natin yung pandikit na naiwan sa flooring natin, lililinisin din natin to ng basahan na tuyo. So, pupunasan lang natin ng ganito guys. So, ganito ang kalabasan guys. Pupunasan lang natin para matanggal yung dumi-dumi na naiwan. So, makikita ninyo yan. Oh. Yan na yung kan. So, napakadali lang. Punasan lang natin ng cotton rods o itong basahan na tuyo para matanggal ng maayos. Ayan. So, ayan nga guys. Yung kanina na pinakita na linis natin. So, nakikita nyo, ayos na. Malinis na. So, ito lang yung solusyon. So, yun nga guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at nakatulong sa inyo ng impormasyon o idea kung paano tanggalin yung na nakadikit sa flooring natin na pinoproblema natin at gusto na natin tanggalin. So, yun guys, yung idea or technique para madaling tanggalin at walang hassle. So, kung bago pa lang kayo guys na napadpad sa aking YouTube channel, sana mag-subscribe naman kayo at huwag kalimutan i-click yung notification bell para ma-update kayo sa araw-araw na in-upload ko. At lahat ng ito guys ay nakapagbigay ng information o idea kung paano gawin ng mga bagay-bagay na pinoproblema natin. So, maraming salamat guys sa oras ninyo.